Okay, so mauna tayo sa license plates. Ano? Actually, yung license plate, kailangan na kailangan talaga bago binyahe, mabigyan tayo ng license plate. However, due to unforeseen circumstances, yung LTO, hindi agad-agad nakapaglabas ng license plate. Oh. Yung mga bago, especially mga brand new. So, may sinusunod tayong tamang format ng paggawa ng license, temporary license plate. So, pwede ba natin ipakita yung isang vehicle na yun? Okay, this one, brand new. Wala pa siyang license plate. So, yung tawag dito, yung new Xenomar, ito yung dealer, may kasama na siyang binibigay pag bumili ka ng ganito. Pero pwede mo to ipabago. Dapat may lagay mo dyan yung MB file number. Okay, registered MB file number 05, ibig sabihin region 5. So, nakikita nyo na region 5 at yung dealer. Okay. Katulad din ito, registered. Ito yung MB file 0501-114-000. Yung maraming zero kasi sa MB file, so tinatanggal na yon, diretso ka na sa, makikita mo agad na number na 114-000. Region 5, motor frame. Kumbali po sir, pwede sila gumamit ng ano, yung customized plate na po? Pwede po gumamit ng customized plate, but make sure lang na malalaki yung letra para kitang-kita. Opo. Katulad dito, malaki din. Tapos yung minsan dahil pentel pen yung ginamit, dapat iulitin na lang para clear. Para mag-paint na po. Opo, di kagad mag-paint. Color of motorcycle. So ngayon, usos kasi sa mga kabataan yung paglalagay ng mga decal, mga stickers, kung ano-ano pa. So make sure lang na hindi sumobra tayo sa hindi ma-overpower yung original color ng ating sasakyan o motorcycle. Katulad po nito, mayroon naman siyang sticker, Master Rider na sticker, pero hindi niya na-overpower yung kulay na registered na black. For instance, nakakita ka ng sobra tagtad na ng kulay, pati sa likod, yan ay hinuhuli po namin dahil kailangan mo na magpa-change color. Pwede na siya sa multicolor. Opo. Pag, alam mo, sir, ganyan, papasok po sa multicolor, magkano po ang ano, inaabot niya? Violation yan. Kami kasi, deputized kami ng LTO, so tinitikita namin, pero hindi namin inaano yung amount kung magkano. Ang nagde-determine po niyan ay LTO. So, mataas po yun, illegal change color, abot yata yun ng 5,000. So, sa ating mga kabataan ngayon, kung ano yung nabili yung original color, sana ma-maintain nyo po. Kung magkakabit kayo ng mga stickers, kung ano-ano, make sure na yun nga, hindi ma-overpower yun. Opo, yung kadalasan po ba kasi, naglalagay ng mga decals para design mo. Huwag naman sana sumubra. Siguro ako yung mga tatlong maliit, okay na. Opo. Yung iba kasi tinatagtad na itong mga kaya. Opo. Even sa likod. So kung ang intention nyo talaga ay mag-change color, ay dumaan muna kayo dito sa highway patrol at maghingi kayo ng permiso na lalagyan nyo ng iba-ibang kulay o dominant na stickers. Para sa ganun ay may proseso natin, may clearance natin for change color at may takbo nyo pa agad sa malapit na LTO para ma-change color, ma-rehistro ng bago yung kulay ng inyong sasakyan. Bale po sir, kapag ang process po niya, so ano po ang ano, requirements niya pagka mag-apply ng color? Opo. So dalhin nyo po dito sa amin ang original ORCR at affidavit of change body color of motor vehicle. At may processing fee po tayo kasama na ang crime lab at HPG para makuha nyo ang inyong HPG clearance certificate. Nagkakahalaga po yun ng 300 pesos. Babayaran nyo po yun sa land bank. Sila lang po ang authorized na bank mag-issue ng special bank receipt. Bali, hindi na po kailangan nyo ng, ano, ng account na sa land bank? Ay, hindi na po. Kahit wala pong account, pwede. So yun, tatandaan nyo, original ORCR, yung affidavit of change body color, tapos yung Xerox nyo po, ay photocopy nyo po, yung valid ID nyo po. Okay, sir. Thank you po. Sa kapag po tayo sa pagkulay ng mga motor.
Okay po. Sa regarding naman sa helmet. Yes, yun po ang kadalasan natin natanong nila. Opo. Marami nang nai-involve sa accident using the skateboard or bicycle helmets. Meron na tayong pulis na na-accidente na matay on the spot dahil sa pagsuot nitong mga tinatawag nating bicycle o skateboard helmet while riding a motorcycle. So yun, napagtuunan namin yun ng pansin at panay ang panghuhuli namin sa kalsada. So ito, ipapakita ko po sa inyo yung flyers na ginawa namin. May mas malaki pa kami dito. Ito po kasi dapat yung helmet natin, tinatawag dapat na Standard Protective Motorcycle Helmet. Meron siyang Philippine Standard Mark sa mga locally made, at sa mga imported naman, meron tayong tinatawag na Import Commodity Clearance Mark or ICC Mark. So ito po, makikita nyo, yan po ang mga tama o standard o prescribed helmet. Whereas ang karamihan na nakikita natin sa daan ngayon, na mga gustong-gustong suotin ng mga kabataan dahil ito daw ay cheap, napakagaan, presko, ay itong skateboard o bicycle helmet. So wag po yan. Wag po itong fireman, wag po itong sa construction, wag po itong sa baseball or mountain bike helmet. Tayo po ay sumunod lamang para po sa ating seguridad at safety o safety natin sa kalsada. Yan po. So makikita nyo dyan, penalty pag nahuli kayo sa una, 1.5 kaagad yun. Kung ang gamit namin ay temporary operator's permit na galing sa LTO, 1.5. Sa sunod, so ibig sabihin, magkakaroon ka ng record sa LTO. The next time na ginamit mo ulit yung ganitong unprescribed na huli ka, mas mapapamahal ka, 3,000 na for succeeding offense. At 5,000 sa third offense. O, pwede pang ma-revoke subsequently ang yung license. License po. Opo. Dahil kasi nga sir, gumagamit ng yung skateboard kasi daw maporma, madaling suot. Opo, ang common reason na pag nahuhuli namin, ang reason sa amin ay, sir, dyan lang naman kasi ako, malapit lang. Magmamarket lang. Opo. Pero sir, meron akong yung may ICC or yung standard. Kaya lang, tinatamad kasi, kaya gusto yung madalian lang isa. Kaya lang yung aksidente, hindi natin mapipili kung saan lugar. Even sa Central Legazpi, maraming motorcycle accident nangyayari. Yung iba nga sir, may dalang helmet, nasa siko naman. Nasa siko naman, oo. Yung iba, gustong gusto to dahil kinagpapawisan daw sila. Ma-press ko talaga yung skateboard bicycle. Ano pa yung ibang concern? Change of ownership. Yes sir, yan sir. Okay, so yung planong bumili ng sasakyan, especially mga second-hand vehicles, dapat po ay pumunta muna kayo dito sa amin, sa HPG, para ipatingin nyo po ang sasakyan. Ipatingin nyo po ang plate number, ang engine at chassis. At ipa-scrutinize nyo din sa amin yung papeles or documents, kasi marami pong peke na ORCR. At minsan pa, yung mga sasakyan na binibenta pala sa inyo ay encumbered, hindi pa nabayaran sa bangko. Sa bangko. So dapat ang proseso ay ipapaalam nyo sa bangko. At kasi yung tinatawag ng nating encumbered, ibig sabihin, the vehicle is partly owned by the bank. So dapat po sa transaction yung gagawin na deed of sale, na impormahan yung bangko. Kaya pagdating po doon sir sa deed of sale, halimbawa po yung first owner niya, pinabili niya sa, di ba, pangalawa na. Tapos yung pangalawa, pinabili niya doon sa pangatlo, pero hindi na original na ang galing dun sa una yung firma. Yung tinatawag na yung open deed of sale. Opo, sir. Opo. Actually, bawal na yan ang mga open deed of sale. Opo. Dapat po, tinatransfer natin within 7 days from the acquisition of the said property. Ang mangyayari po niyan, sir, kapag bumili ka ng bagong vehicle second hand, dapat nakapangalan sa kanya yung sasakyan bago mo bilhin. Opo. Pilitin po natin yung previous owner na maisalin muna sa pangalan niya. Within 7 days lang po. Opo. Ganun lang po kay Kli. Opo. Tapos, kailangan po ba ng dapat notaryado talaga siya dapat? Yes po. Lahat po ng documents na ipapresent, especially yung deed of sale, dapat duly notarized. Duly notarized. Lights. Okay, punta tayo sa lights. Opo, mga LED lights na uso eh. Opo, nauso yung mga LED lights. Actually, nakakasilaw nga siya eh. So, dapat wag natin sobrahan. Or kung nakamount naman yung ating gagamiting additional na mga LED lights, dapat below the headlight. Below the headlight po siya, yung sa stock na niya.
Opo, yung stock na headlight. Opo, halimbawa sir, yung ganyan sir na sa bike na red. Yan sir. Ah, dito? Opo. Ah, ito. Opo sir. Dapat below, ganyan. Nakalagay siya sa fix na handle bar. Opo. At no more than 6 bulb per ano per LED light. Okay, so makita mo yun, 4. Okay, so nagdagdag pa siya ng isa. Yung 6 bulb po sir, sa isang ano lang yan, sa bulb niya. Oo, 6 lumen ang tawag doon, 6 lumen. Sa isa lang. Di bali po magiging 12 ang maximum niya. Opo, sa kabilaan na yan. Opo, kabilaan. 6 naman sa kabila. Okay. Pero kung halimbawa po naglagay siya ng isa, pero inabot ng 8 yung ano niya, bawal lang po yun. Bawal na. Automatic, bawal na. Kahit isang filler lang po nilagay niya, bawal na, matik na bawal na po. Dapat hanggang 6 lang. Pero pagka po halimbawa sir, yung syempre yung normal na motor dati, talagang yung all weather ang kulay niya. Tapos pinalitan mo ng pang LED na white na. Actually, hindi naman tayo masyado ano doon ano. Pero ang tunay na kulay lang kasi under Republic Act 4136 may white, yellowish white, o amber, ganun po. So, kung maglalagay tayo ng ano, as much as possible, wag natin papakialaman yung naka-installed sana na bulb. Stock po niya na bulb. Stock, opo. Kasi pwede tayo mag-cause ng accident, especially kung papalitan natin yung already installed with yung napaka-bright na mga nasa aftermarket na tinatawag. Kasi po kasi yung iba, ang reason naman talaga nila is panagdag ng ilaw. Ano kasi kapag sa ibang lugar na talaga pong madilim. Especially sa major highway. Pero kadalasan kasi pag nagdadagdag ng ilaw, yan yung mga nakikita namin sa kalsada na ang bibilis. Dahil gabi, masyadong maliwanag, so kampante sila. So it increases the chance for road crash. Kasi tingnan mo, kung hindi mo gagalawin ang yung headlight at naka, yan yung factory setup, di ba, pag nasa kalye tayo, medyo hindi gaano maliwanag yung factory setup, ang tendency natin ay magmarahan. So mas marahan, mas alert tayo dahil nakikita natin yung paligid. Kaya yun sana ang inaano natin sa mga kabataan ay huwag sana silang galaw ng galaw. Okay. Dahil nag-i-increase yung chance nila ma-involve sa road crash. Dahil ka sir naglalagay. Na, pero pa sir gumawa niyang ano, yung sa stop lights, brake light niya. Brake light. Sa rear, ginawa niyang puti. Ay, bawal na bawal yun. Under Republic Act 4136, yung brake light natin, pula talaga yan. Okay. Bawal yung gagawin mo siyang kulay green, may nakita na akong din. Meron din akong minomonitor dito kasi panay na yung setup na blinker mode. So ang pagpreno kasi, pag nag-apa ka sa preno, magpi-fix bright red siya. Apo. Hindi siya pwede yung blinker kasi malilito yung nasa likuran mo. Kung ano ba to, naka-apak or talagang naka-setup siya na blinker mode. Even yung headlight, ganun na rin ang sineset-up. Kaya pinagbubuli namin yung mga naka-blinker mode. Bawal po i-blinker mode ang headlight at ang tail light o ang brake light. Yung ano naman po sir, halimbawa yung park light niya, pinalitan ng blue o green ganyan? Yes, bawal rin. Bawal rin po yun. Dapat yung park light usually amber siya o yellowish white, ganun lang po. Okay. So, yun papaabot namin sa mga motorista, yung kapakanan nyo sana isipin nyo, wag yung puro tayo forma at nawawala na sa lugar. Opo. Iba kasi ginagawa na parang Christmas tree. Opo, awesome na. Muffler, ano po? Yes sir, muffler. Muffler. Actually, ito, babasahin ko ano po, under Republic Act 4136, the Land Transportation and Traffic Code, Article 4, Accessories on Motor Vehicles. Every motor vehicle propelled by an internal combustion engine shall be equipped with a muffler. And whenever said motor vehicle passes through a street or any city, municipality, or thickly populated district or barrio, the muffler shall not be cut out or disconnected. So, klarado po tayo dun ha. Bawal natin i-disconnect yung ating muffler. The muffler shall not be cut or disconnected. No motor vehicle shall be operated in such a manner as to cause it to emit or make any unnecessary or disagreeable odor, smoke, or noise. So, klarado, noise. So, ano ba ang pinagagawa natin ngayon? Yung muffler modification. Marami kasing nabibili sa labas na tawag nito open pipe. No, open pipe na aftermarket. Okay. So, ano ba ang problema sa
sa aftermarket na Open 5, masyado siyang maingay. Minsan, sobra siya sa allowed na 115 decibels. Yun po sir na ano, anong pang ilang po siya ano, na yung ano, minimum lang siya sa 150cc pababa, yung 150 na decibels po? Actually, pagka nilabas naman yan motorsiklo na bago sa mga dealership, pasado yan sa quality. Even yung muffler nila, below 115 decibel. However, dahil nga yung iba gustong mahagip yung mabilis na takbo, kinoconvert nila sa open muffler. Okay. Dahil sa open muffler, it added about 10 kilometers per hour. Madadagdag sa speed mo, sa kada shift mo ng gear. So, mas speed ka nga, pero ang ingay naman. Okay. At makonsumo pa sa gasoline. At delikado pa dahil minomodify mo yung safety standard ng iyong motorcycle. Pati po sir yung ano, yung sa tubo niya sa headers niya, pababa, bawal din po. Sabay na yun sa bawal, yung tubo lang. Kahit yung tubo lang papalitan mo. Depende po kasi yung mga, minsan yung tubo, minsan baga Abo. Rusty na, kailangan na po repair. Okay lang as long as hindi sana maapektuhan yung sound na ilalabas. Kasi di ba po yung ibang rason nila, kaya sila nagpalit ng mga open part kasi they want to be heard na. Ay, hindi po. Opo. Kasi especially sa mga bahay-bahay, sa mga subdivision, marami ng complaints na ganyan. Nakakabulahaw, skandalo, maingay. So yun, with the assistance of local police, pagka may complainant, oblige ang police na mag-assist to tanggalin yung nagko-cause ng noise. Meron tayong tinatawag ng mga city ordinances, ano? Opo. However, these are Republic Act 4136. So, hindi siya pwedeng itawag dito para ma-overcome ng city ordinance. Like for example, yung Republic Act 154, Motorcycle Helmet Act of 2009, may nagsasabi na, sir, sa city kasi pinapayagan dito. Hindi po pwede. Ang susundin namin sa ay yung Republic Act pa rin. So, yun ang pinakamalakas na batas. Kagaya po nung ano, yung recently lang nangyari sa Marikina. Okay. Yung binawasan daw po yung ano, yung debeserata yun. So nangyari po, sa National, dito sila kung alin talaga susundin nila doon. Okay. So dapat talaga po talaga yung sa National na ano, okay. Hindi yung sa City. Okay. Doon pala sila nagkaka. So, dapat mas nung yung National pa rin. National, Republic Act. Kasi kahit alimbawa, tinikita namin kayo ng unprescribed helmet, tapos ipap, pupunta kayo ng LTO, hindi naman nila i-honor yung city ordinance, yung Republic Act. Okay. So, dapat talaga yung mga ating mga, so opinion ko lang, yung mga ginagawang batas na city, provincial, it should be in consonance with the national. Kung ano yung pinakabatas. Paano masabi po na ano na naka-park yung vehicle na dala mo or park naka-park ka na? Naka-park ka na kapag ka inop mo yung sasakyan mo tapos umalis ka. Okay. Dapat po naka-off yung engine naka-off mo tapos umalis ka. E pagka ganun po sir, halimbawa dala mo scooter, may gamit ka sa loob tapos syempre bumaba ka, patay mo engine. Kinuha mo yung gamit doon pero nasa highway ka. Consider po ba yun as park? Tapos dito nasa highway ka po. Opo, halimbawa po habang nagbabiyahe ka, may kinuha kang gamit, halimbawa cellphone, may tumatawag, kinuha mo sa compartment ng motor mo. Pwede po ba 'yon or bawal na talaga 'yung ganoon? Yung masasabi kasi natin dapat reasonable time lang. Tama 'yon, naka-park ka at sinabi mo may kukunin ka lang cellphone. Opo. Hindi ka pa naman considered as an. Opo. Pero 'yung iiwan mo talaga 'yung sasakyan mo doon at magtatagal ka sa isang lugar na nandun yung sasakyan mo, considered as parking na yun. Pero ano po yun sir, wala po siyang ano, sinusunod na oras or may limit siya? Depende yan sa city ordinance, kung meron na city ordinance, masusunod din yun sa mga ganyan na cases po. Kasi yung iba, unreasonable na wala silang maparadahan, ginagawin nila, tinatabi nila at nakahazard. Opo. Sa katagalan, pwede na natin yun huliin as obstruction. Kapag naka-hazard po, pwede yan? Pwede, dapat, pero reasonable time lang. Kasi po kadalasan, halimbawa, bibili lang ng ano sa tindahan, walang parking space yung tindahan. O, pwede naman, pwede mag-park yun. Doon. Opo. Pero yung iba talaga kasi may inaantay sila sa loob ng mall, mga 2 to 3 hours, hindi na yon, unreasonable na po yun. Yun lang, sir, paling iba,
Kalimutan ko sa inyo ba eh. Tapos yung talagang the best na katanungan sir ng ano, mga riders din. Bakit daw po mas ano, mas gusto nila mahuli sa mga pulis kaysa sa LTO? Hindi ko yan masasagot na no, kasi kami nag-operate, nakikita rin namin yung ibang local police, nag-checkpoint, yung LTO. Siguro, baka mas madalas yung police nasa kalsada. Tapos, siguro mas napapakiusapan. Yeah, kasi sabi nila mas gusto lang nila mahuli ng police kaysa ng LTO. Actually, lahat naman na law enforcement agency, tulong-tulong naman kami. Lahat naman kami napipikiusapan. Kaya lang, yung iba talaga, ang hirap pakiusapan. Meron nga ako nahuli, naka-skateboard helmet na nagsisigarilyo pa. Pinagbigyan ko. Pero nakakalungkot, nung nakaraang araw, nakita ko, ganun na naman ang violation niya. Kaya inaantay ko talaga siya na mapadaan sa checkpoint. Dahil sabi ko, mahirap ito, pinagbigyan mo na, pero nag-aabuso naman. Subali, yun lang po sir. Salamat po sa ano, sa okay. Tempo na din yan sir. Salamat. Thank you. Dito lang namin ang pasihan na tapos yung DS mark. Ayun po. Hindi kasi, pag sinapcheck mo siya sa microscope, may tanapepeke na siya kunyan. Opo. Sa microscope, may hiling sa code niya. Pati ko ba kayo sa pumila? Oo. Ine, dahil may pa ini, ano, so, tiga-check sa mga DD. Siguro sa DTI use, yun mga ano. Nasa 500 din po. Oo, 4. Tapos one way ang salming niya, anti-glare talaga. Magayon sa eyes. Ini yung ano, mga use na kayo, mga bago. Pang sa accessory lang po, pang camera. Ah, camera. Kamu sa jeep, maayos tayo mag-gata. Ikaw.